Minsan no, ako'y napasama eh. Naanyayahan, sinama ho ako. Kasama ko pa yung misis ko eh. Inimbita kami dyan sa Hong Kong. Mga kaibigan, eh, dinala kami ng dati kong boss yun eh. Diplomat dati yun. Oh, nakita ko eh. Yung passport niya, ano rin eh. Diplomatic passport eh. Wala na siya sa ako. Wala na siya sa dati niyang pwesto, mga kaibigan. Ano kumbaga eh, private citizen na siya. Pero nakakagamit pa rin siya ng pribileyo na yon na diplomatic passport. Wala namang ibig sabihin yun eh. Kasi yung nagsama sa akin, nakita ko ha, hindi ko alam eh, may dala siyang papel eh, bukod doon sa passport. Lagi siya may dalang papel. Alam niyo kung bakit? Kasi may baterya sa puso yun. Hindi ka pwedeng dumaan doon sa mga kwan, sa mga x-ray. Ha? Delikado pala yun. So, idadaan ka sa ibang lugar, mga kaibigan. Eh nakita ko, hindi naman yung regular yung process na binigay sa kanya eh. Kahit pa paano, mayroon pa rin konting natitirang kwan doon. Privilege, mga kaibigan, bilang dating diplomat. Oh. Eh, pagkatapos, ang gagawin natin eh, anong tawag? Ang gagawin natin eh, kwan? Babaguhin na ngayon natin ang patakaran para lang maging lalong kahiya-hiya si Juan, si Del Rosario. Eh, aminin natin at siya hindi, si Del Rosario, mamamayan ng Pilipinas yan. Ngayon, ang ating gobyerno ay may responsibilidad sa ating mga mamamayan. O, katulad halimbawa, yung mga OFW, dalawang klase yan eh. Merong ano tawag dito? Merong OFW na legitimate, yung documented. At meron din OFW na undocumented, yung illegitimate. Yung mga illegal ang pagpasok para magtrabaho sa bansa na kanilang pinuntahan. O, hindi mo ba? Ngayon, ito yung madalas kong nung araw, pinaglalaban natin yan eh. Pero ngayon, baliwala na ito eh. Baboy na. Alam nyo kung alin? Yung pera ng OWA, yung pondo na yan, kahit na sinong Herodes sa gobyerno, sa totoo lang, ha? Hindi mo pwedeng gamitin ang perang yan sa anumang bagay na walang kinalaman sa kapakanan ng OFW. Katulad yung ginawa sa sandok na ginawa ng PhilHealth sa pera dyan, ng OWA, eh para ibili, sa pilitang ibili ng PhilHealth card. Hindi mo ba? Di ba isang malaking corruption yun eh. Anomaly yun eh. Grap yun. Mga kaibigan, grap. Ngayon, halimbawa, yung OFW, documented. Di ba? Ibig sabihin nun, legitimate ang pagalis niya, ang pagpunta niya sa bansang pagtatrabahuan niya. Ang kahulugan nun, dumaan siya sa proseso. Ano ba prosesong isa dyan? Nag-ambag ka ng butaw doon sa OWA. Nagbayad ka ron. Ha? Yung OWA, trust fund dyan. Hindi yung bayad yun sa gobyerno, kundi kung ano yung ibinigay sa OWA ng isang umalis na legitimate contract worker, yun eh, ipinagkakatiwala para maipon. Ha? Eh, katunayan eh, nung unang
panahon ni Marcos, alam niyo ba? Nung itayo yung Welfare Fund Administration, yun ang pangalan pa niyan dati. Alam ba ninyo ang contribution ng OFW? Eh hindi po nanggagaling sa bulsa ng OFW. Nung nawala na lang si Marcos, naging ganon ang sistema. Nababoy. Kasi nung panahon ni Marcos, nung itayo yung, tinan ninyo, sino walang hiya? Si Marcos o yung sumunod sa kanya? Diyan makikita ninyo ha, kasi yung OWA na yon, kinukolekta yon sa mga employer. Ha? Ang nagbibigay ng kontribusyon sa OWA, nung itayo ni Marcos yan, eh yung employer. Kinakaltas yan sa employer, hindi sa OFW. Eh ngayon, OFW na pinagbabayad dyan eh. Mga kaibigan, hindi ba? O ngayon, halimbawa, umalis yung OFW, yung legal, yung lehitimo, ang pag-alis. O, may nangyari ngayon sa kanya, mga kaibigan. Eh, kailangan mapauwi siya o tulungan siya. At sa pagtulong sa kanya, eh, kailangang gumamit ng financial. Ha? Kukunin sa OWA, okay yun. Wala tayong problema ron. Repatriation, pwede yun, OWA. Mga kaibigan. Pero, kung yung Pilipino, ha? Nagkaroon ng problema, eh, illegal naman siya. Hindi siya legitimate na OFW, pero nagtatrabaho siya ro, nahuli ngayon siya. Eh gusto na siyang pauwiin. Tutulungan niya ng gobyerno. Kahit na siya legal, yung legal at saka yung illegal, parehong may responsibilidad doon ang gobyerno. Ang hindi lang tama doon, eh yung gagamitin mo, yung pera ng OWA doon sa illegal. Kasi hindi siya contributor eh. Ha? Hindi siya kasama sa nag-aambag doon sa OWA, sa pondo ng OWA. Kung illegal siya. Kasi kung illegal ka, hindi ka dumaan sa proseso. Eh isa sa proseso yung ikaw eh magbibigay ng kontribusyon. Mga kaibigan. So, hindi ka entitled doon. Pero, not necessarily, hindi ka rin entitled sa suporta ng gobyerno. Entitled ka sa suporta ng gobyerno. Kung meron dapat gastusin sa'yo, eh yung national government natin ang gagastos sa'yo. Hindi yung pera ng OWA. Mga kaibigan. Kasi yung trust fund yun eh. Eh hindi ka kasali ron. Oh. Di ba? Eh, ibig mo sabihin eh, pag yung Pilipino napamak sa ibang bansa, hindi nakikilos ang gobyerno para tulungan sila. Eh, tanggalin nyo na yung mga embassy natin. Eh, yan ang isa sa purpose na kung bakit nga tayo may mga embassy. May mga consulate tayo eh. May mga konsulada. Para mag-assist sa mga kababayan natin Pilipino. Kayan illegal, kayan ay legal. Hindi nawawala ang responsibilidad ng gobyerno para sila tulungan. Ganun yun eh. O sabihin niyo sa akin kung mali ako. Di ba? Oh. Eh pa, yan ang katuturan eh. Naglagay tayo ng mga embassy natin sa iba't ibang bansa dahil meron tayong mga kasunduan dyan. Meron tayong consulate. Oh, hindi niya. Mga isipin mo, gagawin mo yan sa isang kilalang tao. Mga kaibigan. Eh, alam mo na, intention eh. Alam naman natin lahat, tanggapin natin ang intention eh.
gusto silang ipahiya. Diba? Dahil sila ay naghain ng kaso. Para lalo ka mapahiya, eh, ang gagawin, yung paggamit mo ng passport na hindi naman illegal, yun ang question eh. Illegal ba yung paggamit ng passport? Hindi. Eh ngayon, dinidepensa ni Luxin na yun daw, kwan, pag canceled na sa mga passport, diplomatic passport na naibigay sa mga dating diplomats, mga kaibigan, eh, tatanggalin na. Hindi naman daw labag sa batas yun. Oo nga, hindi labag sa batas. Pagpalagay natin. Pero yung ginawa ni De Rosario, hindi rin naman labag sa batas yun eh. Oh, mga kaibigan. Kaya nyo lang nasabing, kaya lang naman natin alamang diplomatic passport holder sila, eh sapagkat may nangyari. Oh, eh kung wala nangyari, kakansilahin nyo ba yung mga passport na yan? Hindi. Yan ang maliwanag dito. Ina-avoid ng ating gobyerno ang pagtupad sa kanilang mandate, sa kanilang responsibility. Huwag nating itrato na pangkaraniwang issue, maliit na issue. Hindi maliit na issue yan. Kamukha nun sa Recto Bank, hindi maliit na issue yan. Magsasalita ba yung malalaking bansa dyan kung maliit na issue yan? Mga kaibigan, pinalalaki? Hindi pinalalaki yan. Kasi hindi, wala na tayo sa panahon ni Magellan at saka ni Christopher Columbus. Nung panahon kasi yun, wala pang Coast Guard, wala pang Navy, wala pang immigration, mga kaibigan. Diba? Wala pa mga batas dyan. Wala pa mga maritime laws. Oh, wala pang mga UNCLOS. United Nations, ano ba yan? Ha? Law of the Sea? Ano yung Convention? Law of the Sea? Yun. Wala pa noon. Eh ngayon meron eh. Mga kaibigan. Diba ba? Oh, subukan natin, tayo naman gumawa nung ginagawa nila. Hindi naman first time yan eh. Oh, ano naman kaya magiging reaction naman nila? Mga kaibigan, whether sinadya yun eh, De Rosario o hindi, hindi pwedeng talikuran ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa kanyang mamamayan. Ha? At maliwanag ang konstitusyon natin. Ano nakalagay sa konstitusyon? Hindi mo naman pwedeng ikulong ang tao o i-discriminate ang tao dahil sa kanyang political belief. Di ba? Kaya nga itong mga isang pagkakamali naman nung panahon ni Cory, eh ni-recognize yung communism, ideology ng communist dito sa atin na malayang ma-exercise. Oh. Sa pag-aakala natin na pagka ganun na tinanggap na sila sa society, sa lipunan natin, eh, magbababa na sila ng armadong pakikilaban, pakikipaglaban sa pamahalaan. Dadaanin na nila ito sa mga propaganda na mga doktrina, parang religion, ganun, di ba? Ideology. Oh, bilang political, ano nila yung belief, mga kaibigan. Oh, wala yan eh. Kayan dilawan, kayan eh, ano pa kulay niyan, ha, mga kaibigan, eh may responsibilidad ang gobyerno natin.
hindi, walang pakialam dyan yung political affiliation or political belief ng isang tao. Kung siya, doon niya gustong maniwala sa Dilawan, eh, kasi Hoda. Doon siya, hindi mo pwede siya sagkaan. Yan, di nalalaman ng mga idiot yan. Eh. Magbasa kayo kasi. Magtanong kayo sa iba. Meron palang ganun sa ano. Tama. Kaya nga nakakapag-exercise kayo ng political belief nyo kung sino gusto nyong paniwalaan eh. Ganun din yung ibang tao. Hindi mo pwedeng kundinahin yan. Yung mga tao na mayroong sariling paniwala sa politika. Pwede kayo magpalitan ng magdiskurso, magdebate. Ha? Pero pag talo ka, huwag kang lilipat ng ibang issue. Tumahimik ka na lang. Diba? Eh dito hindi. Para magmahalatang di niya alam yung sinasabi niya, pagka naipit siya, iibahin niya yung issue. Meron pa nga dyan na may personal eh. Diba? Sasama na, pati pamilya. Hindi na maganda yun. Yun hindi na maganda, mga kaibigan. Eh kasi yung parang pinalilitaw dito, ano ah, sa akin lang tong pananaw ah. Eh para bang pagka iba na paniwala mo, wala na rin pakialam sa yung gobyerno. At binibitawan nila ang kanilang responsibilidad na nakaatang sa kanila para sa proteksyon ng Pilipino. Hindi pa nga, meron pa rin provision sa konstitusyon eh. Kaya hindi pwedeng kundinahin ang sino man sa kanyang paniwala, sa kanyang political affiliation. Mga kaibigan, ano yun? Yung equal protection clause sa konstitusyon natin, mga kaibigan. O, hindi ba? Lahat ng Pilipino, mamamayan Pilipino, kwan, may karapatan sa due process of law. Ganun o yun. Yun yung nasa saligang batas natin, yung equal protection rights. Yung pantay-pantay na karapatan, lalo sa batas. Yan ang hindi pwedeng malabag. Eh, nilalabag natin yan, pinaiikot natin, para masabing hindi natin nilalabag, babaguhin natin ang sistema, tatanggalin mo yung kwan. Yung, hindi, wala naman sa amin yun eh, unang-una. Mga kaibigan, di naman kami makikinabang kung diplomatic passport sila. Ang sa atin lang, wag nating talikuran yung responsibilidad ng gobyerno. Gagawa tayo ng ibang dahilan, pero huwag mo takasan yung responsibilidad mo. Yun nga ang example na binibigay ko sa inyo. Halimbawa, isang OFW, dalawang klase yan eh. Merong lehitimo, merong hindi lehitimong OFW, yung undocumented, mga kaibigan. Ibig mo ba sabihin nyo, pag yun nagka-problema, hindi na pwedeng tulungan ng gobyerno o wala nang responsibilidad ng gobyerno na tulungan yun? Hindi. Meron. Pilipino yun. Yung passport niya nga katunayan Pilipino siya. Di ba? Oh. Kaya nga, ito ha, sa ibang bansa, nawala mo passport mo, di ba? Ano gagawin mo ngayon pag nawalan ka na ng passport? Pupunta ka dun sa consulate o kaya embassy. Kasi pag may embassy tayo, may consulate yun. Di ba? Oo. Katulad sa Hong Kong, meron tayo dyan, ano? Embassy? Hindi, consulate, di ba? Bakit? Embassy natin nandun sa China. Extension niya nung bale ng embassy. Oh, mga kaibigan. Katulad sa Amerika, isa lang ang embassy dyan. Nasa Washington. Tapos may mga consulate siya. May consulate siya sa San Francisco kung saan maraming Pilipino, di ba? O, ganun yun eh.
So, ngayon, nawala ka ng passport. Anong gagawin mo? Di ba pupunta ka ron? Oh. I-re-report mo. Nawala passport mo. Hindi lang yun ang pakay mo. Kasi hindi ka pwedeng walang passport. Wala ka ng ganun. Oh. Bibigyan ka ng either dalawang bagay yan. I-issuehan ka ng panibagong passport or mandated yun, ha? Mandato ng ano yun, ng mga embahada natin yun. Nabigyan ka ng travel document para ikaw ay makabalik dito sa bansa. Oh, mga kaibigan. Kung pabalik ka lang naman ng bansa, nawala yung passport mo, ang purpose ay makauwi ka na ng bansa, eh, travel document, one way nga lang yun eh. Ha? One way travel document. Oh, di ba? Ano tawag mo ron? Di ba obligasyon? Di ba mandato? Di ba responsibilidad ang tawag doon? O eh bakit dito kay De Rosario parang ayaw nilang kumilala ng responsibilidad nila? Di ba? Teka, bakit nyo ginawa yan? Wala namang ano yan, violation na ginawa yan. May violation ba siya ron? Ha? Pwede yun. Kung halimbawa, pugante siya rito, elisoriano siya rito, fugitive, criminal. Ha? Papasok siya ron. Eh, pwede siyang i-hold kung gusto nila. Eh, karamihan pa nga ng mga tumatakas ditong pugante, dyan dumadaan eh. Sa Hong Kong, nakakapasok eh. Itong walang kaso, nakapaso, hindi pinapaso. Anong kalukuhan yan? So, nasan dun? Yun ang hanapin natin. Nasan ang responsibilidad ng gobyerno natin dun? Kaya ano pa man yan? Kaya may intention siyang political. Di, napaya siya. Pero, not necessarily, ang gobyerno ay nawawala na ng responsibilidad sa kanya. Ha? Maaring may intention siya. Parang nabasa ko pa nga parang sinasabi niya na ganun yata eh. Na talaga sinadya niya yun eh. Para testingin niya eh. Mga kaibigan eh. Oh. Hindi naman ginagawa yan, di ba? Dati nga eh dito, ang daming nagsisipag-rally, di ba? Laban sa Amerika. Ginawa ba sa kanila yan pagdating nila sa Amerika? Ha? Hindi naman ha. Yung iba nga eh, masama pa nga eh. Nagra-rally laban sa Amerika. Nung makapasok ng Amerika, ba? Humingi ng asylum. Oh. Di ba? Yung mga lumalaban nung kay Marcos. Oh, yung mga nagmumura kay Marcos tsaka nagsasabi tuta ng kano. Yan. Mga kaibigan. Oh, ano makapunta ng Amerika? Ganun ba ginawa sa kanila? Hindi naman eh. Bakit? Mga kaibigan, kasi eh, kung ano, ibang usapan yun. Wala naman sila nilalabag na batas dun eh. Tsaka, lalo ang Amerika, kumikilala sila sa freedom of expression, freedom of speech. Mahalaga sa kanila yan eh. Kaya doon, wala nga mababalitan. Pinatay na journalist eh. Hinaras na journalist. Wala eh. Mga kaibigan. Yung si ano, Murang apelyido. Kalimutan ko yung first name. Oh. Di ba nung nakaupo si Bush? Yung anak na Bush. Oh. Eh yung banat ng banat yun. Mga dokumentary, nakasalubong niya sa, inabangan niya pa man din si Bush minsan sa isang, isang lugar eh. Dumating si Bush doon, nakita siya. Oh, sabi lang sa kanya, get a job.
ni Bush. Galit sa kanya eh. O, pero hindi siya inaharas. Eh dito ba yun? Magagawa mo yun? Di tinadyakan ka ng security rito. Di ba? O, mga kaibigan. Si Mo, nagpakita pa siya ron. Tinatanong niya pa si Bush. Ha? Eh kasi yun yung more, ano yun eh. Isa sa mga binabanat niya nung kay Kwan. Eh di ba, ano ba si Bush? Republican yan eh, di ba? Eh, Democrat yata siya eh. Oh, magkaiba sila ng kwan, ha? Political affiliation, political belief. Oh, pero nananatiling siya yung mamamayan ng Amerika. Alam mo pa ginawa nun, doon ko nga na nakilala yun, na panood yun eh. Sa mga documentary na ginawa niya, pinagkukumpara niya, binabanatan niya yung universal healthcare nila sa Amerika. Di ba sumama na rin ang healthcare sa Amerika? Kinumpara niya, binabanatan niya yung administration ni Bush. Eh dahil doon sa issue na yon, ang ginawa naman ito, itong Moore na ito, nagpunta kung saan saan bansa. At sinaliksik niya yung mga sistema ng healthcare sa iba't ibang bansa. Canada, malapit sa Amerika. Sa Europe, nagpunta siya. Kaya nagkaroon tayo ng konting impormasyon, di ba? Dahil napanood natin yun. Oh, na doon sa Europe pala, halimbawa, nagpagamot ka, eh kwan, re-resitahan ka. Kung ano yung inireseta sa'yo, halimbawa, yung gamot na yon na inireseta sa'yo eh, para i-consume mo para sa ilang buwan. O halimbawa, naresitahan ka rin ng para sa ilang araw. Alam nyo ba, bayad nun kung maging gaano katagal man yung kasi, kung halimbawa, twice a day mo inumin ng gamot, inumin mo yung for 6 months, halimbawa. Twice a day, halimbawa, ganun, di ba? At saka yung iinumin mo ng short lang, ang ilang araw lang, pareho lang ang bayad. Alam mo ba yon? Ha? Pag dinala mo yun sa butika, 2 pounds lang ang babayaran mo. Kay marami yun, kay konti yun, 2 pounds. Pareho lang.